Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang pong nasisimutan ng pera ang inyong pong pitaka? Yung bang katagal-tagal ninyong kumayod, tapos isang kembot lamang, isang grocery lamang, wala na. Ngayon pa mga bossing, hindi katakataka po yan, lalo-lalo na kung kakaunti naman talaga ang kinikita. Pero mga bossing ko, ito po mga bossing, lagi kang iaadya nito kung saan ika'y suswertihin na meron kang mga pagkakakitaan or may mga swerteng hindi inaasahan na darating sa inyo matapos nyo po itong gawin. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan, tandisin ang inyo pong kalooban. Kapag sinabi ng inyong kalooban na gawin muna ito, parang hindi ka mapakali, parang gustong-gusto mo talaga siyang simula na, gusto mo nang mag-umaga na, gusto nyo na siyang gawin, lumarga na po kayo dahil maaaring sinasabi ng inyong kalooban na dito na po kayo isuswertihin. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo ay swertein sa ating pong buhay bukod sa sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon. Kasi dumarating sa atin ang mga punto na nagtatanong tayo sa ating sarili kung anong problema sa atin. Marami na akong mga bossing na nagtatanong sa akin yan at siya'y katanungan ko rin po dati mga bossing. Basta ako po mga bossing, inugali ko lamang po ang magdasal tuwing umaga. Kahit anong ginagawa ko, tumitigil po ako kahit di pa ako nakain, kahit na kumukuro ko ng tiyan ko. Basta pag tumutong po alas 7 ng umaga, ititigil ko kahit ano man ang aking ginagawa. Yan po, gawin nyo rin po mga bossing. Huwag kayong makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon, lalo-lalo na sa umaga, ay magtapon ng kamalasan. Diyan nyo i-release lahat kung ano yung nararamdaman ng inyo pong kalooban. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po itong gawin, lalo na kung ang problema nga po natin ay pera, para matapos na yung mga katalungan po natin sa ating isipan at ito po mga bossing ko, iaadya ka kung saan lagi kay mapapaigi, kung saan kay suswertihin. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng peanut butter. O, napaisip ka, no? Pero kung meron kayong peanut butter, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, gawin nyo na po ito mga bossing. Kasi kagaya po ng mani, di ba may mutya tayo ng mani? O, di ba ang mani, yan mga po ay nagmula nga po sa mani ang peanut butter. Yan po ay for prosperity, for abundance, protection. Kaya swerte po yan mga bossing sa negosyo, swerte yan sa pera, swerte po yan sa buhay, swerte sa mananaya. Ngayon po mga bossing, o siya, ganito po inyo pong gawin. Kumuha ka ng isang brown na papel. Maganda ay brown na papel, kagaya ng mga paper bag, ayan. Ngayon po mga bossing, isulat nyo ang tunay ninyong pangalan at ipilido sa papel. At pagkatapos ito mga bossing, kumuha ka ng piso. Dito sa pisong ito, ang piso mga bossing, huhugasan nyo po muna. Kasi kung sino-sino na ang humawak ng bariyang yan. Kaya maaaring may kaakibat na yan or may kumapit na dyang kamalasan. Pagtapos, kumuha ka ng isang baso, lagyan ito ng tubig, tapos mga isang basong tubig, pero huwag yung pupunuin, huwag apaw. Pagtapos, lagyan ito ng isang kutsarang suka at konting asin. At ibabad ng 5 minuto ang ating piso. Ngayon po mga bossing, sasilangan nyo po siya ipababad. Sasilangan nyo pagsasama-samahin ang sangkap ng tubig, ganun din po ang konting asin at suka. Pagtapos ng 5 minuto mga bossing, hanguin nyo siya. At kumuha kayo ng bulak para mas maging magaan ang daloy ng swerte. Doon nyo po ipapatong ang piso. Ngayon po mga bossing, hayaan nyo siyang kusang matuyo, huwag nyo tutuyuin ang bulak. Kapag natuyo na po yan, okay na po yan. Pero yung bulak, itatapon nyo na po yan. Kumbagay pantuyo lamang po yan. Kumbagay pang ano lang, parang doon nyo ilalagay yung piso, ipapatong. Pero hindi natin siya kailangan sa ngayon. Ngayon po mga bossing, o dito na yung brown na papel na sinulatan ng inyong tunay na pangalan at ipilido. At kahit hindi birthday mga bossing, pero kung gusto nyo, isulat nyo na rin. Ngayon po mga bossing, birthday at year kung kailan pinanganak. At isulat nyo yung amount na matagal nyo ng pinapangarap. Pagtapos, sulat nyo po dito, halimbawa ay 20 billion, magkaroon ako ng 20 billion. Magkaroon ako ng 20 billion. Ngayon, positive lamang mga bossing, walang masamang mangarap. Ipatong nyo po si piso.
Pagkatapos, lagyan ito ng kaunting peanut butter. Tupiin nyo po ang papel at pagkatapos manalangin ng taimtim na sa pamamagitan ng peanut butter na ito, ng pampaswerte nito, ako'y magtatagumpay sa buhay at kailanman na hindi ako maubusan ng pera, iaadya ako sa, kung saan lagi ako magkakaroon ng pera or mananalo ako ng jackpot. At pagkatapos ito, punta ka sa harapan ng inyong tahanan, dyan sa may gate po ninyo, kung meron kang garden dyan, mag-ukay ka at ibaon nyo po ito. Or kaya kung wala ka namang garden, tabi-tabi ang tahanan, meron ako mga bossing na ganyan, pero meron siyang halaman sa may main door, doon nyo po siya itutusok. Pero kung wala ka pa rin ganyan, pero may halaman ka sa loob, kasi baka may bossing din ako na mawawala ang halaman niya sa main door kasi tabi-tabi nga po sila, pero may halaman siya sa loob ng bahay, doon nyo po siya itutusok, sa lupa, sa may tabi ng halaman. Yan po ay magdudulot ng swerte. Po, iyan po ay never nyo pang hindi nagagawa. Subukan nyo na po ito. Proven po ito na maswerte. Basta't may lubos kang paniniwala sa ginawa ninyo. Parang kinakabahan ka, gusto nyo siyang gawin, lumarga na po kayo mga bossing, subukan nyo na po ito. At lalo-lalo na kung may peanut butter naman kayo. Kapranggot, isang konting kuwit lang ng ganyan, tas ipapahid nyo lang sa piso. Yun lamang mga bossing, simpleng-simple at kayo po'y makaka-attract na ng swerte. Pero syempre mga bossing, lagi nyo tatandaan dahil ang usaping ito ay pera, ang problema ay pera, kaya kailangan ay sipag at tiyaga, pananalig sa mahal na Panginoon at sabayan nyo ng mga pang-attract ng kaswertehan. Yun na po mga bossing, good luck po sa inyong lahat. Salamat po!